Hello, Kakusina! Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Na chak, matatagam kayo. Akalain niyo ba na sa halagang 109 pesos na puhunan, nakagawa ako ng 45 pieces nito na pwedeng ibenta ng 5 peso bawat isa. O di ba ang laki ng kita? Kaya kung ikaw ay interesado at kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, lutuin at inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na i-upload ko. Paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing. Halina't magluto na tayo! Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang 1 kilo ng sabang saging. Piliin ninyo yung hinog na talaga pero hindi yung nabubulok ha. So, ilalaga lang natin. Hayaan natin hanggang sa maluto itong sabang saging. Kapag naluto na, hayaan lang mag-cool down at saka imamash natin. Ayan, ganito ang magiging itsura niya. O diba, hinog siya. Ayan, tanggalin lang natin yung mga dulo. Ayan, so by portion lang natin imamash siya or tigda dalawa, ano, isa o dalawa para mamash ng mabuti. Ayan, kailangan pinong-pino as much as possible. Dapat pinong-pino. Imash lang natin ito ng maigi. Kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na i-upload ko. Maraming salamat! At by the way, paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing ng ating recipe ngayon. Tandaan, maaaring magkaiba ang presyo ng mga bilihin sa inyong lugar kumpara sa amin. So ngayon, maglalagay na tayo ng all-purpose flour. Ayan. And then, paghahalu-haluin lang natin ito. Hindi tayo maglalagay ng kahit anong liquid. Kasi nga, itong saging ay sobrang hinog, medyo matubig na siya. Ano? Ayan, tamang-tama lang ang 3 1/2 cups ng all-purpose flour. Ilagay lang natin dito para maayos nating mamasa ang dough. Kapag nadikit pa ang dough sa inyong kamay, ay maglagay lamang ng harina. Ayan, pinorma kong bilog para hindi tayo mahirapan sa pag-divide. Kakusina, i-follow mo rin ako sa aking ibang social media accounts, ang aking Facebook page, TikTok at Instagram. Maraming salamat! Shout out kay Mark Lisay. Nag-comment siya sa isa sa mga videos ko. Ang sabi niya, nagluto at nagbenta daw siya nito sa kanyang mga katrabaho. At gustong-gusto ng mga katrabaho niyang Briton itong recipe ko na ito. At kumita daw siya ng 200 pound sa 2 buwan na pagbibenta niya. Uy, ayos yun Mark. Maraming salamat sa pag-try sa aking recipe. Maglalagay din tayo ng cheese. Ayan, kung ininegosyo, piliin ang brand na mumurahin pero masarap. I-flat lang ng maigi. Ayan, katulad nito. Tapos maglagay ng cheese sa gitna. Kung nadikit sa kamay, maglagay ng harina. Laging kong sinasabi yan, ano? Ayan. And then, maglalagay tayo ng cheese sa gitna. Ang haba nito ay about 2 inches. Ano? Pero depende yan sa'yo, pwede mong gawing 2.5 inches. Ayan. Pero itong aking nagawa ay mga 2
dapat meron pang natirang konti, ano, 2 inches. Ayan. So, i-lock lang yung gilid, no? And then, ayan, i-roll lang ng ganyan para maayos ang pagkakabilog. Ayan, ganito ang gagawin mo sa lahat ng banana dough. Kung hindi mo pa na-gets, ay ito isa pa. Para mas lalong sumarap, gagamit tayo ng crispy fry seasoned breadcrumbs. So, diba? Not a sponsor, pero Ajinomoto Beke naman. Ayan, ilulublob lang natin sa tubig. Hindi tayo gagamit ng itlog dito. Kasi itong breadcrumbs, meron na siyang seasoning at meron na rin egg at breadcrumbs. So, ganyan lang ang gagawin mo sa lahat ng mga niroll na dough. At magpa-fry na tayo, siguraduhin mainit na mainit talaga ang mantika. At ang kala naman ay nasa medium heat lamang. At kapag naging golden brown na, katulad nito, pwede nang hanguin at i-enjoy. Ito na kakusina ang ating cheesy banana sticks na napakasarap, napakadaling gawin. 4 lamang ang ingredients at pwedeng ibenta ng 5 pesos bawat isa. Ang laki ng kita dito kakusina. Pwede mo itong iumpisa sa iyong pinaplanong negosyo. Pwede siyang ibenta ng merong ketchup o kahit walang ketchup. Kaya ano pa ang hinihintay mo kakusina kung gusto mong matikman ang ganitong klaseng sarap ng street food? Ay nako, magbenta ka na o pwedeng iserve sa pamilya bilang snacks. Kaya ano pa ang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito now na! Ito na ang aking pa-shoutout! Maraming salamat kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Para sa mga gusto mong pa-shoutout dyan, just comment down below para ma-shoutout ko kayo sa susunod na video ko. Maraming salamat! Hanggang sa muli!